Hello, good afternoon. This is Teacher Rachel and I'm back. Today, I'm gonna bring you a new topic. And remember, that was my promise to teach the Marunko method of reading. Okay, kasi Filipino yon. Kaya dapat Filipino. Pero yung procedure niya, English, na nasulat ko dito. So, but i-explain ko na rin in Filipino kasi Filipino talaga yung pagtuturo ng Marunko. Anyway, I'll see you later and let's study Marunko method. Bye! Alright, lights! Camera, action! My God, dahil nagbalik po ako sa pagbablog, this is my fourth take. Magandang hapon, magandang araw, magandang umaga sa lahat ng manunood ng aking vlog na ito. Nagbabalik po ang inyong Teacher Rachel at as promised, I'm going to discuss or a topic which is very much familiar or I don't know if really familiar among our Filipino readers, okay? Dahil po ang Marunko ay ang pagturo ng pagbasa in Filipino para sa mga batang Filipino at beginners, kailangan magsalita ako ng Filipino or Tagalog, no, para i-explain ko ito. Pero po I would like to make paumanhin kasi English yung procedure dito. So ang gagawin ko, English siya pero i-explain ko siya in Filipino. Okay po? So, kung inyo pong magugustuhan ang aking vlog today, please, in-invite ko kayo na to like our vlog and please subscribe to the channel and leave a comment. So, kung sino pong gusto mag-comment, maaring hindi po lahat ay na-cover ko ng lesson na ito at mga guru dyan or mga nanay na alam ito or hindi alam may mga question kayo sa pagturo, paki-message sa comment box. Okay? So, ito po ang lesson ng Marunko Technique. Pagtuturo po ito ng pagbasa sa mga bata or beginners. Okay? So, hindi lang pagbasa ang nakfocus dito, kundi pati pagsulat sa Marunko. Okay? Mayroon tayong maliksing background tungkol sa Marunko. Ito po ay na inumpisahan or it was introduced, no? Yon, inintroduce or ipinakilala, okay, sa ating lugar na Bulacan. Taga Bulacan po ako ngayon, okay? Sa Marunko, Angat, Bulacan, ng dalawang magagaling at magigiting na mga guro, okay? Si Ma'am Ali at Ma'am Urbano, okay? Nora Ihan Ali at Ma'am Josefina Urbano. Sila po ay magagaling na mga teacher, guro, educators and mga author. Okay? So matagal na po itong Marunko technique na tinatawag or Marunko method. Okay? So ito ay ini-introduce again sa mga batang papasok ng grade 1, okay? Or usually sa grade 1 na mga kabataan. Okay? So kaso yung ibang mga bata magagaling na. Right? So katulad ng English na aking tinuro noon kung paano natin i-introduce ang reading sa kabataan na yung English, ito yung counterpart niya sa Filipino. Kaya ang A+ Tutorial Center po, hindi lang nagtuturo ng English reading, pati Filipino po, and academics. Okay? So, hindi lang dito, pati po sa mga bata sa abroad na gustong magpa-tutor sa mga Filipino teachers. Okay? So, ito ay katulad sa English, kung sa English, ang pagtuturo nag-uumpisa sa term na phonemic, okay, or phoneme, phonics, and then fluency. Pareho din dito. Okay, meron dito tinatawag na phonosyllabic. Alright, so itcha again ang counterpart. Alright, so next, ito po yung mga guide ng kung paano tinuturo ang Marunko technique. Kung sa English, tinuturo sa atin ang consonants and vowel sounds na A, E, I, O, U, or A, E, I, O, U, may long and short vowels. Ganon din sa consonants. B, K, D, G, ganon. Dito, ang pinagkaiba niya, hindi tayo nag-umpisa sa vowel sound. Alright? Meron tayong sunod-sunod. Yung pinaka-basic lang pong itatackle ko dito or ang aking ituturo or bibigyan ko kayo ng example. Tapos yung mga susunod, sa susunod na. Or
Kung gusto niyong malaman talaga lahat yan, you can come to our center and experience learning the Marungko method. Okay? So again, nag-start po ang yung Marungko, ang mga titik na basic na dapat mong malaman sa umpisa ay yung lima. Okay? Limang titik. Pero lahat po ng titik ha, meron yang tunog kasi. Phonosyllabic na tinatawag. Tunog. Ganun din sa English, phoneme. Okay? So, importante yung tunog. Alright? At hindi lamang ang Marungko nagfo-focus sa pagbasa. Kasabay nito ang pagtuturo ng pagsulat. Okay? So, ang limang mga titik na na gusto nating ma-master, okay, ng mga bata ay ang mga titik na ma, sa, a, i, at o. Or ang mga tunog ng s, a, i, o. Okay? Yang lima na yan. Bakit ba nag-umpisa sa titik ma or m? Kasi po, ayon sa pag-aaral, sa research, ang mga bata, pag silang pa lang, ang unang tunog na kaya nilang i-produce sa kanilang mga bibig ay ang titik, ang sound ng Diyan po nag-umpisa yan. Okay? So, bakit paano na ituturo ang pagsulat sa pag-aaral ng Marungko method? Kasi tinuturuan ng guro isulat sa hangin ang mga titik. Okay? Isusulat mo. Write it in the air. Okay? Something like that. So, halimbawa, ang titik na or ma, okay? Isasabi ng guro, ituturo ng guro na ganyan ang pagsulat. Baba, 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 baba. Okay? Ganyan. Mula sa taas, pababa. Mula sa taas, pababa. Mula sa pataas, baba. At isa pa. Okay? Pag yung maliit naman, gagamitin mo itong hintuturo mo at sasabi mo, ito ang pagsulat ng titik ma or sound na Baba, taas, baba, taas, baba. Ganyan. Kung titik a naman or ang tunog ng a, sabi mo taas, pababa, at isang pahalang. Ganyan. Or bilog, buntot. Ganyan ang pagturo po ng Marungko. Hindi lang pagtunog ang mga tunog, kundi pati ang pagsulat nito. Okay? Alright. So next, meron tayong paraan ng pagtuturo. Paano? Paano nagiging efektibo, no? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pictures. Okay? Larawan. Kailangan po yan. So pag tinuro yan ng guro or namin, meron kaming mga pictures. Ngayon, hindi ko na ipapakita mga pictures ko kasi ito ay mga method lang naman, no? So kung talagang gusto nyo matutunan ng Marungko, come to our school and I'll teach you. Okay? So kailangan po yan nilang ma-master yung limang titik na yan at mga tunog. Okay? So mastery to identify, and then later on, i-blend na natin sila. So, halimbawa, na-master na nila yung letter sound, tatlo sa letter sound, yung So, gagawa na tayo ng syllable. Okay? Yan. So, or gagawa tayo ng tatlong letter, one syllable. Okay? So, halimbawa, mag, yung M, or a, at ga. So, ang basa dyan ay mag. Mag. Okay? Mag. Alright? O kaya, at saka S. No? Yung salitang, yung tunog na S. So, you say, mas. Mas. Okay. Maliban dyan, may mga salita na hindi nabubuo gamit ang phonosyllabic. Ang ibig sabihin, hindi mo sila mababasa kahit na sila ay yung ibigay ang tunog isa-isa. Hindi mo sila mabubuo. Okay? So, ang gagawin mo, i-introduce mo yung mga salitang yan. Katulad ng salitang ang, mga, nang, at ay. Okay? So, kailangan ma-master ng bata, tandaan po, ma-master ng bata yung limang tunog na yan. Okay? Basic sounds. And then, magbi-blend na. Blending is yung pagsama ng dalawang letra at magagawa ng isang tunog. Magkakaroon na ng syllables. Okay?
So, ang sunod na letter sequence niyan is, halimbawa, master na po nila yung M-S-A-I-O. Ito na ang mga susunod na mga titik. B-E-U-T-K-L-Y-N-G ng P-R-D. Yan. Nandito po sa method or sa guide ko kung paano ang mga sunod-sunod na titik ay ituturo sa mga bata. Okay? So, siguraduhin lang natin na ituturo natin ay yung mga salita, ay mga tunog na nalaman nila or talagang na-master nila. Halimbawa, ang na-master lang nila ay ang mga letter na or mga titik na M, S, A, I, at O, yun lang muna ang ating kailangang tutukan na pag-aralan nila hanggang ma-master nila saka tayo mag-move sa susunod na pagtuturo or lesson. Okay, let's go! Let's try, no? Halimbawa, sa aralin 1, sa una, ito na yung titik na M. Titik M or ma or ang sound na tunog na M. Yan, ganyan. Paulit-ulit po natin gagawin yan sa mga bata. Sunod na aralin, tunog na S. Paulit-ulit din po. Ganyan po ang pagtuturo. Palagi lang inuulit. May mga activity po dito na kailangan mo nang magbasa ng syllables, no? So, halimbawa, na-master na nila yung M at A, pwede mo nang pagsamahin yan. Ma, ma, ma. Sa, sa, sa. Ganyan. So, A, ma, a, sa, ma, sa. Pababasa natin sa mga bata. Okay? One, aralin 1, aralin 2, aralin 3. Yan, ang mga activity na meron dyan. Alright? Aralin 5, aralin 6 na meron dyan, na babasahin ng mga bata hanggang ma-master po nila lahat yan. Okay? So, this is just an overview. Sinasabi ko, overview of Marungko. So, na dapat ituro sa mga bata. So, kailangan talaga, again, ma-master nila yung first 5 phonemic sound or yung phonosyllabic na tinatawag kanina, yung A, E, O. Kailangan po yun. Alright? So, credit to this lesson, to the DepEd module. Salamat po. Nahiram ko sila. At hindi ko naman totally na-copy. Kumuha ko sa iba po. Alright? So, pero ganyan po ang pagturo ng Marungko technique or Marungko method. Isusulat mo yan sa air para matututo na yung kamay ng bata. Yan, ang kanyang motor skill, mapapractice. Maari mo siyang pahawakin ng lapis at isulat sa hangin. Okay? Isulat sa hangin ang titik O. Ganyan. Isulat sa hangin ang titik E. Tudok. Ganyan. Para masaya. Yung halalo na kung mga grupo, yan ang nakakamiss sa classroom po, no, na wala na ngayon sa online class. Iisa lang yung bata. Pero pag sabay-sabay yan, na nagsusulat na, paano nga ang titik M or ma? Ganyan, ganyan, ganyan. Yan. Okay. So, I'd like to thank everybody who watched this vlog. I'm glad I'm back and I'm very healthy. And thank you very much, really. Salamat po. Again, don't forget to like, subscribe, hit the notify bell, and leave a comment. Okay? So, I'll see you again next time, people. Thank you. Shout out again sa aking mabait na anak na nag-edit nito. At walang sawang nag-assist sa akin. Salamat. Kay Jericho also, na nagbibigay ng mga idea kung paano ko aayusin yung laptop minsan. Isa pa sa aking live stream, nagla-live stream po ako sa FB page namin, A Plus Tutorial Center and RB A Plus Rage Reading and Tutorial Services. Please watch out MWF and then Saturday, okay? And I go live on my YouTube and Instagram on Tuesday and Wednesday. So, but still, keep watching around 5 p.m. for my FB page, please, and stream with me, okay? Meron tayong live interaction doon. Okay? So, any questions with this? Thank you very much. I'll see you guys. Goodbye. Have a great day. I love you all from Teacher Rachel.